Ayan, so today, gusto ko lang kayong i-update tungkol sa aking health. Ayan, kasi ayoko namang mag-alala kayo. Ayan, lalo na sa aking family, sa aking friends, sa aking mga kapamilya dito sa Whitey World. Ayan, lately kasi medyo hindi maganda yung aking pakiramdam. Ayan, maraming masakit sa aking katawan, ganyan. So, nag-decide na lang ako na magpabook na lang ng appointment para magpa-check up sa doktor. Ayan, so, nung Lunes, tumawag kami or nag-text yung aking asawa dun sa doktor. Pero walang sumasagot. Nag-send kami ng email. Ayan, the next day, may tumawag pero hindi namin na-pick up kasi may ginagawa ko noon. Akala ko naman, call yun para sa aking asawa tungkol sa work. So, hindi ko siya pinick up yung telepono. So, yun pala yung doctor, guys, tumatawag. So, ayan. Pero, kahapon, tumawag ulit, na-pick up namin, nakausap ko din yung doctor. Ayan. So, yung appointment ko is sa Tuesday, ayan, 10 a.m. dito sa UK. So, tignan natin kung ano ang magiging result kasi kukuhanan ako ng blood. Ayan, may blood test ako. So, makikita kung bakit ganito yung nararamdaman ko. Ayan, kasi palagi masakit yung katawan ko, lalo na pag naglilinis ako ng sobra. Masakit yung sa likod ko, sa hips ko, tapos lalo na sa paa. Parang pilay ako palagi pag nasusubraan sa paglilinis sa bahay. Tapos pagkatapos nun, sobrang sakit na ng paa ko, lalo yun sa right foot ko. Ayan. At saka, hindi pa kasi ako dinadatnan, guys, mag-aapat na buwan na itong March. Ayan, so medyo nakakapag-alala kasi nag-try na rin akong mag-pregnancy test. Bali, 5-pack yung na-order ko na, tapos tigda-dalawa bawat isang pack. So nagamit ko na yun lahat, bali 10 kasi tigda-dalawa sa bawat pakete ng, or yung packaging. So, nagamit ko na yon, wala naman, puro negative. So, hindi ko alam kung bakit. Hindi naman positive yung pregnancy test na yun. So, hindi ko alam kung buntis ba ako o ano na yung nangyayari sa katawan ko. So, kailangan ko talaga magpa-check up sa doktor. Mas maigi na yung magpa-check up tayo, guys. Kung may mga nararamdaman tayo, pa-check up na lang tayo agad para makita o malunasan kung ano ba yung nangyayari sa ating katawan. Ayan. So, medyo worry ako, syempre, kasi ilang days na rin na ganito yung nararamdaman ko. Tapos, hindi pa ako dinadatnan. Hindi ko alam kung buntis nga ba ako o ano na. Basta, kasi, syempre, na-stress tayo. Na-stress tayo minsan sa mga bagay-bagay. Hindi natin maiiwasan yun. Tapos, hindi tayo makatulog ng maayos. Nag-iisip ng kung ano-ano. Ayan, ganyan. So, ganyan yung nararamdaman ko. Tapos, ano pa ba yung mga symptoms na... Ito din yung isa, yung pagiging ano ko. Yung parang tumataba ako. Ayan. Kahit hindi naman ako matakaw. Minsan nga, minsan lang ako kumain sa isang araw. Tapos, gusto ko magpapayat pero hindi ko naman magawa. I mean, kumakain naman ako ng mga pangpapayat pero parang walang nangyayari. So, parang isang symptom na rin yon yung parang pag-gain ko ng weight. Ayan, guys. Alam ko naman na marami nakakahalata dyan na parang tumataba ako or mataba na. So, isa yun sa mga na-feel ko. Parang ang bigat-bigat na ng katawan ko yun. Na mararamdaman mo naman yun eh. So, ayun yung isa sa mga symptom ko. Ayan. Tapos, minsan masakit yung ulo ko. Lalo na yun sa hips ko or balakang. Ayan, tsaka, ano pa ba? Minsan, ano, may temper ako, ganun. Minsan, naiinis ako na hindi ko naman, wala namang, parang ano, yung biglaan lang, parang maiinis ka bigla, o kaya magagalit ka biglaan, na wala namang dahilan. Parang ganun, minsan ganun ako. Tapos, bali, tinext ko yung in-laws ko, sinabi ko na rin, parang hindi sila mag-worry. Ayan, kasi hindi na ako nakakapunta ng church. Bali, isang buwan na ata. So, 4 times na ako hindi nakakapunta ng church. So, medyo nag-aalala din siya. So,
Sinabi ko na ganito ganyan yung nararamdaman ko, hindi pa ako dinadat ng ganito ilang buwan na. So, sabi niya, magpabook ka na ng appointment, magpa-check up ka na. Baka, tapos tinanong niya kung masakit ba yung hips ko, o kaya masakit yung ulo ko. Sabi ko, oo, masakit yung hips ko, tapos yung ulo ko. Yung mga symptoms na yun. Sabi niya, baka daw hormone imbalance. Ayan. So, sinerch ko yung hormone imbalance, kung ano yung mga yun. Yung mga symptoms is yung nararamdaman ko. So, hindi ko alam guys kung may hormone imbalance ba yung aking katawan. So, yun. Malalaman din natin kasi may appointment naman na ako sa Martes. So, malalaman na natin ang aking kalagayan. Ayan. Sana hindi naman, hindi malala. Pero, alam ko, hindi naman yan, ano. Basta, always think positive palagi. Ayan. At saka, wala naman akong sakit na, alam niyo na, yung kumakalat. Wala naman akong ganun. Basta yung sa katawan ko lang, nafe-feel ko na mabigat palagi. Alam kong may something wrong na nangyayari sa aking sa katawan, syempre. Ayan, nag-worry din yung aking asawa kasi, bakit ganyan, bakit ganito, di ka naman ganyan dati, ganyan. Basta, pero, ayan na nga, nag-decide na ako na, sige, magpabook na lang tayo ng appointment sa doctor, although, I hate going to the doctor. Siyempre, nainis ako pag pupunta ako ng doctor kasi parang takot ako sa doctor eh. Pero nasanay na rin ako kasi usually naman dito sa UK kapag may nararamdaman ka, kailangan magpa-check up ka, magpa-book ka ng appointment. Ayan. Medyo mahirap ngayon yung pag-booking ng appointment kasi sa pandemic at yung nangyayari nga sa ating paligid, parang pahirapan ngayon. So, nung tumawag yung doktor, sinabi niya sa akin na dito ka pumunta, dito ka sa car park. Basta sinabi niya kung saan ako ipipick up kasi bawal sumama yung asawa ko sa loob ng hospital. Bali, ako lang yung kailangan pumasok doon. So, tatawagan namin yung nurse na nandito na kami sa car park. Tapos, susundin ako ng nurse. Tatawagan muna ako, susunduin. Tapos, kailangan syempre mag-wear down ng mask. Kailangan daw magsuot ng mask bago, alam niyo na, kailangan mag-hand sanitizer bago ka pumasok doon. Ganun. So, ganun yung mangyayari, guys. Kukuhanan ako ng blood. Ayan, para syempre sa blood test nga. So, i-update ko kayo kung ano yung result nun. Sana okay. Ayan. So, ayokong mag-alala kayo. Ako din, syempre. So, ayan guys, i-update ko kayo kung ano yung resulta. Ayan. So, sigad na lang bahala. I know na hindi naman gaano kalala. Ayan. Huwag naman sana. Kaya basta, malalaman na lang natin guys. So, ayan, i-update ko kayo. Sasabihin ko sa inyo kung ano yung resulta, kung ano yung dahilan, kung bakit ganito yung nararamdaman ko. So, ayan guys. Basta, sabihin ko na lang sa inyo guys. Medyo okay yung itsura ko ngayon, pero actually, very pale yung aking mukha. Parang super tired kasi hindi ako masyado makatulog. At saka, syempre, humarap ako sa inyo. Kailangan medyo may postura tayo para naman hindi tayo magmukhang zombie. Kaya medyo nakapag-ayos naman ako ng very, very light dyan para medyo magmukhang tao, ganun. Ayan, hindi na nga ako nakakapag-ayos ng aking kilay, guys. Tignan nyo naman ang aking kilay. Ayan, makapal na siya. Ayan. Marami akong freckles. Ayan, tumutubo na yung aking mga freckles. Siyempre, nagpa-curl tayo ng, eyelashes kahit maliit lang yung short, very, very short lang yung eyelashes natin. So, ayan yung aking kilay, oh. Binrush ko lang yan. Patubo na siya. Sobrang kapal na, guys. At ang dami ko ng anik-anik sa mukha. Ang dami ko ng freckles sa aking mukha. Ayan, oh. May mga ugat-ugat pa dito. Tapos, ayan, freckles. May mga lunar. Di ko alam kung mga yan. Ayan, oh. Diba? May mga freckles ako sa face. So, medyo nag-ice ako, guys, syempre.
Ayan, kahit hindi ako naglagay ng foundation, basta konting pula pa lang, konti lang. Tapos sa lips, ayan, brush lang ng kilay, tsaka magpilantik ayan, pilik mata, syempre. Hindi na ako nagbrush ng hair, kasi alam niyo naman, gulo-gulo yung hair ko palagi. So, yun na guys, i-update ko kayo kung ano yung nangyari sa result sa Martes. Bali, hindi pa malalaman, syempre, kasi maybe siguro Friday or basta i-update ko kayo guys kung ano yung resulta ng aking blood test. Ayan. Thank you for watching guys and stay tuned. Bye-bye.